isa po sa negosyo na patok ngayon, eh yung pong Wi-Fi business. Yung... Bakit ko po nasabing patok ang Wi-Fi business? Kasi po ang Wi-Fi business, ang product po natin dito ay internet connection. Nagtitingi po tayo ng high speed internet connection na doon sa mga tao na hindi sila makapag-avail ng mga plan, hindi sila makapagpakabit ng internet connection. So yun po yung ating target market. Lahat po ng cellphone user na gumagamit ng internet na ang problema nila, wala silang access sa Wi-Fi. Yun yung ating target market. So bakit ko nasabi na ito ay isang patok na negosyo? Kasi po lahat ngayon online na, lalo nga nitong nagkaroon ng pandemic. Kung mapapansin po ninyo, halos lahat dinadala na sa online. Dati ang online lang eh, di ba? Mga social media, mga Facebook na yan. Ngayon, lahat, pati pag-order ng pagkain, pati online, pati class, online class, online na rin. Pati yung mga social mga gathering sa mga simbahan, online na rin dahil nga nagkaroon ng pandemic. So tumaas talaga yung demand ng internet connection. So maraming nangangailangan ngayon ng internet connection. Ang mga tao willing gumastos para sa internet connection kasi kailangan natin ng internet connection kasi ang internet connection nakakatulong sa atin. Kapag kaganyan ang negosyo mo, halimbawa ikaw ang nagsusupply ng internet connection sa mga tao, ano mangyayari? May bibili? Siguradong meron. Kasi po, mataas ang demand. Maraming tao na gustong gumastos para sa internet kasi nakakatulong sa kanila ang internet. Yan ang unang-unang tinitingnan pag magtatayo ka ng business. Alin po? Yung demand. O kailangan pag magninegosyo ka, yung product na ibebenta mo, may bibili. May willing na gumastos. Bibili ng mga tao yan kasi yung product mo nakakatulong sa kanila. Yan nga po yung Wi-Fi business. Sigurado po yon. Napakataas ng demand ng Wi-Fi business. Bago po ako nag-business ng Peace Wi-Fi, ang trabaho ko po ay 6 na taon po akong janitor sa bangko at halos 8 taon ako na kargador ng simento dito sa amin sa Bulacan. Yung simento, napakahirap na trabaho. So bakit ganun lang ang trabaho? Wala naman po akong pinag-aralan. So nung pangapanahon na yun, nung ako'y nag-empleyado, hirap na sa trabaho, wala pang pera. Wala pang time. Kasi nga, tali sa oras and then limitado lang naman yung kita. Nung nagsimula akong magnegosyo, unang natutunan ko nga po yung Wi-Fi business, doon na nabago yung takbo ng buhay ko financially at hindi lang yan sa relationship. Kasi nga, bukod sa meron na akong kahit paano'y pera, meron na rin akong time sa sarili ko, sa family ko at sa iba pang mga bagay na kailangan nating gampanan dito sa mundo. Nung ako'y nag-i-start, yung puhunan ko po, inutang ko lang. Opo, totoo po yun, inutang ko lang yung aking puhunan. At alam niyo po, mula dun sa inutang kong puhunan na yun, nagsimula ako sa 1 piso Wi-Fi. Ngayon po, yung piso Wi-Fi ko, 10 na. Nung nag-i-start po ako, ay talagang hindi naman naging madali. Meron ding mga challenges. Pero nakikita natin yung ladder of success. Nung ako'y nag-i-start first year, nakapagpundar po ako ng Honda Beat. Yun po yung una kong naipundar dun sa aking business. Second year, NMAX. Nakapagpundar po ako ng NMAX. Wala pang isang taon, ayan, Toyota Wigo, nakapagpundar po ako dahil po yan sa Piso Wi-Fi business. Ngayon, willing po akong i-share sa inyo yung aking experience, yung aking mga nalalaman about Wi-Fi business. Kung interesado po kayo, meron po akong mentorship program na itinayo. Ang goal ko po dito, tulungan lahat ng interesado sa Wi-Fi business na makapag set up ng kanilang sariling profitable Wi-Fi business. Hindi lang po isa, kundi kagaya ng ginawa ko, 10. Kasi magninegosyo ka rin lang, lubusin mo na. Okay? So, kung meron ka kasing 10 na piso Wi-Fi na nakaset up, sumablay man yung 3, may 7 pa. Sumablay man yung 4, may 6 pa. Sumablay man yung 5, meron pang 5. So, ganun po yung magninegosyo, hindi po isa lang. Okay, kung gusto nyo pong matuto, from me, meron po akong online seminar na recorded. Kung gusto nyo pong mapanood, just click send message at isesend ko po sa inyo yung
video para ma-access ninyo, mapanood ninyo, at yung kung kayo interesado sa Wi-Fi business o kaya naman gusto nyong magnegosyo ng piso Wi-Fi pero nag-aalangan kayo. Ayun po, meron po akong ginawang seminar, online seminar. Libre po yan, maka-access nyo po ng libre. Ituturo ko po doon yung aking experience sa pagninegosyo ng piso Wi-Fi. Ang title po niyan, How to Set Up Your Own Profitable Wi-Fi Business Quickly Without Technical Knowledge. Yung lesson number 1, ano-ano ba yung mga dapat mong malaman bago ka mag-start ng sarili mong Wi-Fi business. Lesson number 2, magninegosyo ka rin lang, lubusin mo na. Yun nga po yung profit, yun nga po yung profit sharing. So ile-leverage mo yung isang machine, pararamihin mo hanggang sa maging 10, pinakamababa 10. Hindi lang isa kundi 10 yung ituturo ko sa inyo. Imaginein po ninyo, meron kayong 10 profitable Wi-Fi business. Ano kaya yung buhay niyo? Di ba? Profitable po lahat 'yan, 10 po 'yan. Hindi po 'yan matrabaho, self-service po 'yan Parang passive income niyo na 'yan Ako nga once a month ko lang puntahan mga unit, di ba? Meron na kayong time, meron pa kayong money pagka na i-set up niyan. Okay, lesson number 3, ano-ano ba yung mga challenges na pwede nating madaanan, masagupa habang ginagawa natin yung Wi-Fi business? Ano-ano yung possible solution? So, yun po yung i-discuss ko. At ma-access nyo po agad right now, kung gusto nyo pong matutunan, just click send message and say hi. Don't be shy. And kita-kita po tayo dun sa online seminar sa lahat po ng interesado. Ngayon, kung ikaw ay wala pang idea sa piso Wi-Fi, panoodin mo yung video. Kung ikaw naman may idea na nag-aalinlangan, panoodin mo yung video. Kasi sinitiya ko, after the presentation mo mapanood, ready ka nang mag-start ng sarili mong Wi-Fi business. Maraming salamat po.